Hello, good morning. So, may re-report tayo dito. So, ito siya. This is RTX 3070. Yan, 3070. So, ASUS from Baguio City. Yan, 3070 white box, damage chip PCB on PCI key side near trench line, no display after damage. Okay, so buksan natin siya. So medyo malaki yung box nito, LVC from Baguio. So yan siya, guys. So open ko lang. Open lang natin. Oops, madami siyang camera. Oops. Ang hirap naman ito tanggalin. Ang laki ng box, kilo box large. So, pinaglagyan kilo box large. Okay. So guys, so DDR6 na ito. So according sa customer, yung picture niya sinend sa atin. So ito yung damage sa PCI, ano. No display after the damage nito. So of course, testing natin. So yun lang naman yung sabi. Tester natin muna. Para sure na walang shorted. So, diode mode. Dito natin sa area na to. Para kita. So, di diode mode. So, not shorted naman. 12 volts. Okay, 3.3 na shorted. So, ating external power supply. Okay, not shorted. Okay, not shorted. So, we need to test. Gamit tayo ng riser. Siya, daw may bigat siya. It's big. We need to use so we try. So gamit tayo ng HDMI. Plug natin HDMI. Okay, let's power on. Power on. So, pan spinning. As you can see. So, second DC bench. Okay, still no display. So, customer said no display. Okay. So, power off. So, move it. Let's unplug and check the PCIe trench. So, let's check it. So, na-damage siya ng customer. Accidentally. Siguro nag-ano siya. So, hindi ko alam kung paano nangyari.
Wala naman sinabing ko pa paano na damage. It's okay. So, remove natin yung mga... So, may ano pa siya, seal. May mga silyo pa. Sumodre niya, KO. KO das RTX 3070 08 GB gaming. So yan yun, Asus. So oh, nilipatan niya ng maraming pesa. Sabi naman dami niya missing parts. So nakompleto ko na, napalitan ko na lahat ng missing parts. So ayaw talaga uminit ng chips kahit napalitan ko na yung mga pesa. Sira ang chip. Ayan. Hindi mo na lang ng option kung kunin niya o hindi. Kung hinayang siya. Sabihin mo, galing na rin sa repair. Before nang dumating sa atin. Marami siyang mga ano, screw. Mukha natin tanggalin lahat. Limit kasi yung mga ganito. Lahat ng screw. May screw lahat. So, ayan. Naka-screw nga pati yung ano, casing. So, sobrang dumi. So, naka-ano ang ano. Naka-tornilyo din dito sa loob. Ba't ano niya may screw? Ano niya? Okay. It's already removed. Bakit naman magpapa-repair lang siya? Hindi ba siya magpapa-repair? Ba't kailangan tanungin yan? So ito yung damage. Kasi lilinisin na rin natin siya pero hindi tayo magpapalit ng thermal pad. Siya mag-anil eh, sa customer bahala dito. Remove lang natin to. Kasi baka ma-damage pa eh. Pero dapat palit na siya. So, nabasa din pala to. May mga moist. May mga moist siya, oh. Ba, sabi trench lang. So, tingnan natin.
So mayroon tayong sound. So may sound tayo. Iyak ang bata. So lahat ng vlog natin, lagi may ganyang sounds. So, let's check on microscope. Recorded ba? So, recorded pala. So, microscope. So, parang nabasa. Ito siya, oh. So, ang dami ng ano na ito. Moist na to, oh. Parang ano na. Ayan, oh. So, may langis-langis na siya. Nag-moist na yung thermal pad. Papalit na siya ng thermal pad nito. So, aura. So, ito yung sinasabi niya na trench na na-damage. So, ay... tingin ba natin? So, damage siya. So, tingnan natin siya. Para kasi hindi siya damage. Tingnan natin kung ito ay putol talaga. So, pag hindi ito putol, for sure, hindi ito yung problem. Kasi ito lang yung tinuturo ng customers eh. Na damage daw, PCB line. PCIe. So, tingnan natin. Sana yan lang. Para maganda. So, check ko lang. Check natin. Buzzer sound. Yeah. Dito mo tunog. Buzzer. Yan. Yeah. Pag sinundot natin ito, tumunog. So, hindi siya putol. So, malamang sa malamang ay iba ang problema. Okay. So, walang buzzer. So, no buzzer. So, putol nga. Okay, tama nga naman. So, putol nga talaga yung ano. So, balutan na natin. Naputol talaga. Ito siya. So, humiwalay talaga siya. Parang may line siya sa ilalim. So, tingnan natin kung para saan ito. Ayun siya. Sa double line. I think may double line pa siya. So, double line. Double line yung na-damage.
Okay. So, double line siya. Mayroon sa taas at mayroon sa ilalim. So, check natin yung nasa ilalim. Base na saan ulit. Kung parang may nakikita ako. Parang tatlo. Parang tatlo yung tinamaan na line. Ito, isa. So, tatlo. Two, three. So, kailangan kong bawasan yung nasa taas. Ito. Kasi may line sa pang ilalim. Galin natin itong ano. Iwasan natin. Kailangan natin siyang bawasan. Para hindi mag-short. Kasi meron dito linya. You have three lines. Nakita akong 3 lines eh. So, yung 3 lines na to. 3 lines siya lahat. So, ibig sabihin, hindi ito connected. Hindi siya connected. Gamit tayo na. Gamit tayo ng drill. Medyo mahirap-hirap siya na diskarte. So,
Kailangan ko masigurado kung ito ay another lines. Check natin. Kailangan na eh, magbabuzzer. Three, ano yata to? Three lines ng damage. Ha? Three lines eh. Malalim yung isa. Masyadong malalim. Malalim ang isa. Malalim tong isa.
Subukan natin kung magdi-display. So, yung isa buo, yung isa hindi. Siya, ang lingit ng buo, ano? Ng wiring. Saan natin? Siya, ang lingit ng wiring. Ito, meron siya ito sa ilalim eh. Mayroon siya. Masyadong ano, tagilid ang lining. 3 lines yung na-damage. Hirap pabuli nung ano. Nasa ilalim, dikit na dikit. Sandiyang dikit ang ano, line niya. Pero hindi siya connected eh.
니겠지요. Buha ko na dito sa baba, dito na lang sa taas. Hindi siya connected eh. Pag tinester natin siya. Yan, hindi siya connected. Yan, pero pag dito. Siya connected. So ito yung hahabulin ko isa na to. Kasi sa kabila. Isa pa. Ay, sana maging success. Yun. Butas na. Butas. I think habol na. Supok. Subukan natin. Sana'y mag-success. Kapag hindi, ay di wow. Oh, nawaw ito. Dikit na dikit ang ano eh. Linyahan eh. Okay. By ground? Hindi. Ito. Oh, ground yung isa. So, ito hindi. Ito hindi. Ito. Hindi naman ground. Salagay natin din sa ilalim. Whew! Ground pala yung isa. Okay lang matakluban. Ground naman. Ay, sana maging success ang ating tinitira. So, medyo mahirap siya. Bulinggit. Bulinggit na bulinggit. Sobrang maliit ang linyahan. Magdidikit siya sa halos sa ground. Yun. Nadali mo. So, kailangan ay eh, mas malaki pa pala yung pang-wiring ko. So, masyadong maliit yung ano. Malinggit na ano ko na to ah. Oops.
Oh, kumunik. Kumunik ba? Whoops. Sumakto. One shot. One shot. Oops. Ah, one shot ba? One shot. Mahirap habulin yung nasa ilalim. So, this is one shot. So, try natin siyang testerin. What's your sound? So, sa ground, kasi ground itong nasa taas. Ito ground. Kailangan na hindi siya... Okay, hindi. Okay, ground. And, pag sinundot natin dito. So, connected. Okay. And, this is for the last one. So, lagyan na natin yan ng ano dyan, sa ilalim. Hindi naman siya shorted dito sa ground eh. So, lagyan natin ng mas. So, pinakamanipis na mas. So, mas. Yeah. So, may sikreto dyan. Ang sikreto ay nasa na yung ating blingit na tweezer. Yan. So, nagkusa na siya. Hanggang doon. Yan. Okay, nagkusa na siya. Ito ba natin yan? Kita ba? So, ang technique lang yan ay ganyan. So, magkukusa yung umano, para lang yung liquid eh. Yan, lagyan natin siya ng mask. Yan. Of course, mayroon ditong nabalatan sa taas. Kuha tayo. Ilagay natin. Manipis na manipis lang. Okay. It's done. Ilagay natin ang ultraviolet light. Kailangan itong linisin bawat salpa kasi mayroon siyang oh, maganda ba ang ating ano? Kakalagay. Hindi, medyo ano lang, may umasbok lang sa taas. May kumapit. So, ginagamitan natin guys ng pang hot air para mabilis siyang tumigas. Yan yung ginagawa dyan.
Na-apply natin siya ng hot air. Yan, yung bukas na yan, sa yung lalagyan natin sa ibabaw. Natin yung light. Masyadong makapal yan, kaya tsaga-tsaga. Okay na yan. So, just wait for a while. So, tingnan nga natin. Pwede na. I think pwede na ako maghinang sa taas. Hinang tayo dito. Yan, tara na. Okay. So, kailangan ko munang maglagay ng flux dito. Ang purpose niyan ay nalagyan natin ng lid yung ating pandidikit. Yun ang purpose niyan. Yun yung pinaka the best option. Yan, para mabilis po siyang kumapit. Yun yung sikreto ko pag ako'y nagre-rewiring. Yan. So, balutan naman natin yan ng ano eh. Yan. So, mabilis yan. So, ano lang, pitik mo lang, may dikit na. Yan yung aking sikreto. Dikit na agad siya. Yan. Bilis lang. Kakapit na agad siya. Kakat na natin yan. Yan. Tapos, clean natin. Tapos, patong uli ng yan. So, sabay patong ng nagtito. Oh, di ba? Wow, stig. Stig, oh. Oh, ganyan lang. Naglalagay ng ano. Yeah, so, boss. Balot na yan, guys. White lang yung nasa loob, pero balot yan. May ano yan sa ibabaw. Hindi kasi, ang ginamit natin kasi, green. Pero kung black yan, wala kasi akong black na. Ano. So, papalinis ko lang ito, guys. Kasi,
hindi natin siya pwedeng anuhin. May ano kasi siya, may langis. So kung makikita kasi natin dito sa part na to, ayan no? May mga maduming pahagi. Magkukus baka kasi mag short circuit pa. Ayan no? So medyo delikado. Kasi this is a no display. So hindi natin alam kung may power siya. May ikot naman yung fan, may power. Pero yung, I mean, ang ibig ko sabihin, yung mga secondary power rail niya. Kasi yan, no? Wala pang palit-palit ng thermal paste. So, since yun nga lang na-damage. So, okay na siya. It's working fine. So, anuhin ko lang siya. So, kailangan kong linisin yung ano. Kunting bigyan niyo ako ng oras to clean up this. So, tayo ay 46 minutes na yung pag-rewiring ba lang. Ayan. Tanggalin natin yung mga ano. Matigas na yung thermal paste. So, madumi siya oh. Kita nyo ba yung dumi? Ayan oh. Kailangan siyang linisin. So, magamatin din natin alam kung gumagana o hindi. So, kailangan yun. Para protection din sa atin na hindi masira yung item. Ako na pala yung maglilinis. Ito may liquid damage kasi ito. Ano to? Isunog. Ah, oo. Nag-apply tayo ng heat. So, nag-apply tayo ng heat kaya siya umangati natin napansin. So, ano lang naman to? Ang naklagay dito. Lapatan ng ano to? Sa dulo. No? Wala namang nakalapat pala. Wala kasing nakalapat. So, ito siya eh. Para saan kaya siya? Wala naman siya nakalapat. Okay. Di bali na. So, walang connections. I don't know kung bakit siya nakalagay. Siguro may pinaprotektahan. So, clean up natin. Tanggalin ko lang yung mga ano, mga dust. Para maganda. Gumana o hindi. So, kailangan natin para malinis. Sige, baka mag short circuit. Maligo. Kailangan mo maligo. Tuloy natin para maagos ang dumi. Okay, kasi ito naman. Ayan. Aho. Aho ng locker flow.
So, wag tipirin. Kasi mahal naman ang ano nito, service charge. Wag yan tipirin sa cleaning. Expensive GPU. Mahal din ang services. So, wag tipirin. Okay, cleaning ko lang dito. Lower. Ano natin, reheat. Ito yung ano, PCB. Kaya na soon.
Done. Hindi ko lang alam kung gumana. Palamigin ko lang siya guys, then ipakita ko sa inyo. Kailangan ko lang i-cool down. So update ko kayo later pag malamig na siya. So ayan, welcome back again. So ito na, malamig na siya, nakakaya na ako ng tanghalian. Testing na lang natin siya. Natin 'yan. Testing naman natin siya kung gagana. Tag natin 'to. Malinis na siya. Sana mag-display. Okay? Para on. So, lagyan natin ng ano, sapin para hindi taglit. Mabilisan lang pagpa-power on. Okay. So, let's try to power on. Ilagay natin sa bench mark. Okay. So, let's power on. Power on. Okay, uminit ang chip. So, tingnan natin kung may display. Mukhang may display na guys. Ayan, as you can see. Okay, power off. So, okay na siya guys. It's working fine. Ayan. So, yung naging problem niya, yung kanyang, ano, trench. Ayan. Naputol yung lines. So, bagamat nahirapan ako kanina, talagang sobrang linggit niya guys. Parang mas maganda pang gawin yun sa mga ano yung flex, sa mga flex ng cellphone, yung iba malalaki, yung iba maliliit. So depende sa klase. Para sa yung flex ng cellphone guys, so ganun siya kaliit. Yung ano, mapapansin niyo guys. So patay na pantay na yan. Kung paano kinaskas, pantay yan guys. Okay na siya guys, may display na. So yano na lang ito, ibabalik rethermal. Then subukan natin siyang i-boot sa OS mamaya, okay? Para rethermal ko lang sa kasama ko. Update ko kayo later again. Ayan. So, eto na guys. Nakasalang na yung ating RTX 3070 na video card. So, it's working fine. So, hindi nag-spin yung pan. Just, napansin nyo. Naka-power saving. Bagamat hindi ito kaya ng aking power supply kasi generic lang yung power supply ko. But, this is a working fine. So, ang specs nyo guys, ang ating GPU chip is GA104 version RTX 3070. This is DDR6 Samsung ang VRAM. So, 8GB, 256-bit. And, ayan po, ang ating specification. So, hindi masyado kita ng ating camera. But, it's okay. Nasabi ko na ang lahat. Kasi malabo naman yung, malabo yung ating camera. Okay? It's working fine na po siya. Yeah, subukan natin siyang i-stress test as you can see. Yeah. So, mga hindi yan kaya ng power supply natin kasi this is kailangan nito ay mga 750. Yeah. Ayan. So, it's working fine, guys. It's ready to ship to the owner. Ayan siya. Yeah. Gumagana na po ng maayos ang ating repair. So, yan yung malupit na video card. Talagang maganda. So, ayan na siya. Okay na siya. It's working fine. So, ito ay ang ating shoutout natin si Sir John Jimwell Maramba. Okay? From Baguio City. Baguio City. Chris Encia Village, Baguio City. Yan. So, shoutout sa iyo, sir. Okay na po ang video card mo. Yan. Okay na, it's working fine. So, i-ship na po natin ulit sa LBC. Pabalik po dyan sa iyo, sir.
Okay, salamat po sa iyong pagpapagawa sa amin. Salamat po sa pagtitiwala. It's working fine na po. May video po ito, sir. Ina-upload po natin sa YouTube. Okay? So, yeah. Sa lahat ng mga nanonood, salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click ang notification bell para updated kayo sa ating video. Mag-comment na rin po kayo. Then, pakilike na rin and share. Para po malaman pa ng iba na tayo ay gumagawa ng video card. Ayan. Okay na po. It's working pa. Okay? Hanggang dito na lang po. So, see you on the next video. Bye-bye.